Okay, lilinawin ko lang ah. Si Robin Padilla ay hindi niya first boyfriend. Okay. Sabihin mo ba kung naka-ilang boyfriend ka? Hindi na. Hindi ko na iniisip yun, madam. So, you mean your first real super boyfriend is Robin Padilla? Well, eh kasi nandun ako sa marriage, so hindi ko na iniisip yung boyfriend. Nandun na tayo sa husband, okay, diba? Husband na talaga. Uh-oh. Ang bait daw niya, oh, diba? Okay, so may spark ba nung una niyong pagkikita ni Robin? The first time I met Robin, he was going to host sa Wawawi for 2 weeks. Uh-oh. Willie was gone, and so Robin was going to be our main host. You were looking for trouble? You came in the right place. I was doing Pinoy Big Brother Uber. Nasa bahay na ako ni Kuya. Pinabalik ako. Sabi, andun na daw si Robin Padilla para daw ma-meet daw namin siya. Sabi ko, oh sige, so pumunta naman ako. Okay. Na-meet ko siya. Okay, di ko alam na may anything. That same weekend was the birthday of Tita Cory Vidanes. Uh-oh. So I went to the party and Tita Linggitan said, type ka daw ni Robin. Oo, ganon. So sabi ko, ay baka naman type, alam mo yun, whatever ay! Lang. Yeah, so. Ang daming may gusto kay Robin. Yeah, so akala ko na, but, you know, kasi 2 weeks lang siya doon, every day, kami ni Pokwang, bibigyan namin siya ng food. Mm-hmm. I would write a letter, I wouldn't say na ako yon because we really wanted Robin to stay because sobrang taas ng ratings namin no, nung siya yung host, sobrang taas ng ratings and nakita ko kung gaano niya kamahal ang tao talaga. Mm-hmm. I saw yung charm. Mm-hmm. 'Di ba? So sabi ko dapat siya na yung nandito na siya. Okay. So we were trying to make him stay. Okay. Yun pero teka, sandali lang ha. Pero kailan ka talaga parang type niya ako. Parang type ko na rin siya. Kailan yes! Ganon po yung nangyari. Para hindi daw po ma-inlove sa inyo, huwag daw po sa inyo tumingin. Kaya pinaghandaan ko po talaga yung moment na to kasi mahirap na. Pero pabor yan, hindi mo makikita kung eto na akong kalapit. Oh. Parang nagiging totoo, parang kinikilig ako ah. Parang during that 2 weeks, parang na-feel ko na kinikilig ako. Oh. Parang nag-start ako mag-dress na parang kunwari, sa arte kong to, lagi ako nakabihes. Pero sabi ko, no, dress down, dapat cool ka lang. Parang cargo pants at saka tank top lang. Alam mo yun, parang kunwari, so feeling ko no, na parang nagpapaka-relax feel ako. Kasi feeling ko ganun, rugged siya eh. So, akala ko parang gano'n. So, parang tineternohan mo yung pagka-rugged niya. Oo, oh, yeah. So, kaya alam mo na na parang may gusto ka na rin. Oo. Oh, oh. Okay, kasi I was trying to impress eh. Mm-mm. I was trying to impress. So, hindi yun. Ka natakot? Siya si Robin Padilla, ang daming may gusto. Alam mo, for some reason, hindi ako natakot. Ah, totoo. Hindi ako natakot kasi I felt, nung time na yon he was also very... sounding conceited, parang uh-oh. Into me. Oh, wow. Alam mo yun, parang na-feel, or though, I'm sure na-feel din nilang lahat yon, no? Ma'am, sana hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Mami Eva is here. Ma'am, si Mariel. Mabilis po yung mga pangyayari na yun. I met Robin May. By August, we got married. Yes! Yes! Tatlong buwan! Kinasal ka na! Yes! Kasi, sabi ko nun sa self ko, my next relationship will be the one. I cannot handle any more breakups. It will be the one. So, totoo pala yun na kapag minanifest mo, kapag sinabi mo yung isang bagay, nangyayari. He was shooting in India, here at Pictorial in India, and he made me follow. I knew already I was gonna get married. I didn't tell anyone. Oh, wow. Pero pinlano nyo, hindi ka naman niya sinurprise. No, I knew I was getting married. So, paano naman manligaw ang isang Robin Padilla? Tinanong ko din siya, ha? Pero syempre, ibang sagot ng lalaki, ibang sagot ng babae. Paano kanya niligawan hanggang sa mapa-oo ka sa, kasal? You know, he sent me a message na sobrang lalim nung Tagalog that I had to ask someone to decipher and explain to me what it meant. Oh. Hindi ko maintindihan. Sobrang lalim talaga. Yung Tagalog so, niya. So, yung Tagalog niya. And then, yun, nag-start kami mag-text, ganyan. Mm-hmm. And then, tapos, ang ano pa niyan, si Robin prepaid. Kaya niya ako nang pinasunod eh. Pangit yung signal nung prepaid. Oh. Hindi niya ako matawagan. Bakit daw siya gumagamit ang prepaid? Bakit nagtitipid siya? Hindi ko alam. Hindi na magre-reply, ay, naubusan na yata ng load. Oo, nangyayari. Ganun siya talaga. O, paano ka nga na-fall? Mm.
I saw how sincere he was with people. First time ko makakita ng tao na ganun. Na sobrang sincere sa tao. Kami noon, pag natapos yung show, nagmamadali kami, unahan kami sa kotse. Kasi maraming magpapapicture. Ang Robin Padilla, he would stay. Oh. An extra hour, 2 hours, magpapapicture yung sa lahat! Buong studio. Totoo. Sa lahat. So sabi ko, grabe yung taong to. Isa yon sa mga reasons na nagustuhan ko siya. Okay. The next one that I really appreciated, we lay down the cards. Kaagad. Sabi niya sa akin, if we get together, I have to understand Mindanao, and he has his children. Yun lang. Ayun. Yun yung ano namin. Eh, but then everything else, ako naman, alam mo kung anong sabi ko, I'm okay with a simple life, pero kailangan ko ng aircon. Yun ang sabi, yun lang ang condition ko. Kailangan ko ng aircon. Oo, kasi hindi ko alam kung gano'ng kasimple yung life niya eh. Matalino ka rin ako rin dyan. Dapat may ganon. Diba? Dapat aircon. Dapat na sa prenup yun. Kailangan naka-aircon ako parati. Yeah. Pwede ako sa simple life, okay. Pero kailangan ko ng aircon. Oo, yun ang ano sabi ko. Niya? Sabi niya, oh sige, so ngayon lahat ng sulok dito sa museo na to may aircon. Kasi gusto ko talaga ng aircon. Ang lakas sa kuryente. Kumusta ang pagiging Mrs. Robin Padilla? Wala pa yung politika, ha? Yung ordinaryo lang. Hindi ka ba selosa? Pero anong oras mo ako kailangan? Ngayon na? Hindi, babe. Mamaya ka pa. Okay, mga, para alam ko lang. Siguro mga 7:30 or... Okay. Nung umpisa, feeling ko selosa. Kasi... Hindi ko alam how it works na yung kasal. You know what I mean? Kasi nga, ang bilis, di ba, madam? So may adjustment period talaga. So feeling ko sa umpisa selosa, pero eventually, parang, you know what, I think with the age of Robin, pumasok ako sa life niya na tapos na din, graduate na siya dun sa lahat ng kalokohan niya. He's good. Robin is a good husband. Really? Yes, he's a good husband. I can't complain na hindi yung parang... And you know what, madam? I don't even ask where are you. I don't even ask what time ka uuwi. I never ask those questions. Talaga? Siya na yung magsasabi sa'yo ngayon. Uh-oh. Dito ako. Sinasadya mo yun o talagang ganun ka? Hindi ka talaga selosa? No, nung una nga, mas ano pa. Uh-oh. Pero eventually, parang nakita ko na hindi mag-work eh. If, uh-oh, kunwari, kukulitin mo, ano kasi... Unang-una, syempre mas marami akong energy sa kanya, 'di ba? So, mahirapan mag-keep up doon sa energy ko. 'Di ba? So, kung kukulitin, maiinis 'to sa akin. Correct. So, hindi pwedeng inisin. Okay. Oo, so malayo bang agwat ang edad niyo? 15 years. 15 wow, years. Wow, malaki rin malaki, pala. Malaki, yes, 15 okay. years. So, sometimes yung nag-ano because syempre, yun nga, I'm younger and you know, when you're with someone older, para sa kanya lagi lang siyang tama. Diba? Tapos hindi ko na pwedeng i-correct kasi yun na yun eh. Oh. So doon ko nalaman na, pag ikaw yung wife, kailangan mo mag-adjust, kailangan mo mag-submit. Correct. So yun. Okay. So yun, I'm a submissive wife. Okay. Ah, wow. Yes. Talaga? Yes. Parang pag pinapanood ka, parang, ano submissive eh, balita ko nagalit sa'yo, nagbebenta ka ng mga, yeah, mga bagay-bagay. Yes. Ayaw niya nung una. Nung una, na-shock siya that I was doing it because... Alam niya how much I love my things. Oo. Alam mo yon. So, and then, eventually, parang nakita niya na nag-e-enjoy ako talaga. Hinayaan niya na ako. Thank so, you. From TV host to Robin's wife to homemaker. Yes. Galing! Alam mo, galing. Thank you, madam. Congrats sa'yo.